natin, hiniwang bawang. So, kalahati pala ng medium-sized na bawang yung ginamit ko dito. Isang kamatis. At hihiwain din natin ito ng pinong-pino. Kailangan din natin ng anim na itlog at ilalagay natin ito sa isang malaking bowl. Dadagdag din tayo ng 1/3 cup ng flour at gagamit tayo ng strainer para mahiwalay yung mga namumuong harina. Tapos haluin ng mabuti. Gamit ang isang sandwich maker, papahiran ko lang ito ng vegetable oil at saka hayaan natin itong uminit. So, gamit yung isang sandok, ay ilalagay natin ito sa sandwich maker. So, dapat ilatag natin ito ng mabuti ng maging pantay-pantay siya. Hayaan lang natin maluto yung ating sandwich ng isang minuto o mahigit hanggang maging matuyo na yung nasa itaas na parte niya. At saka natin siya baliktarin para maluto naman yung kabilang parte. Para naman sa fillings, kailangan natin ng hiniwang cheese. So, pwede kayong gumamit na anong cheese na komportable kayo, guys. At kailangan din natin ng nilutong ham. Assemble time! Una, ilalagay ko muna yung ating ham. Pagkatapos ay ilalatag ko din yung ating hiniwang cheese.